Parang mahina yan kasi ginagawa natin yan for the Lord. Come on! Hey! Come on! We will praise Him because He's sovereign. We will praise Him because He's faithful. Come on! Kanyan lang ba? Woo! Hey! Hallelujah. Who loves to praise God? Amen. Grabe yan. Ilang taon yung narinig ko high pitch na na. You know, this is one of the very, should be one of the very common languages. One of the very common languages of a Christian. Praise. Worship. Today, we will get to appreciate it even more. This afternoon, maraming beses na tinatanong sa atin to magmula sa worship leader, tapos sa MC, tapos sa mga pastor, kina Pastor Joshua, kina Pastor Radley, sa mga iba pang pastors. Whenever we get this chance na mapunta dito, nais namin talagang malaman kung excited ba kayo sa word ng Lord. Amen. You know, I'd like to personally, you, since I have this opportunity to share this, the word today, I would like to personally praise God sa generation nyo. Pinupuri ko ang Panginoon. Dahil, alam nyo, ang generation nyo ay sagot sa mga panalangin ng mga kuya nyo. Kami yon. And you are, tignan mo yung katabi mo. Oh, left, right, back, front. Punong-puno, oh. Yan yung itsura. Itsura, you are the face of a living testament that God is alive. Siguro, Pastor Joshua, nang pag-premilering makanining klaseng bilang, mandilulaporan, maka-brief la pa, underwear, sisipon la pa, ne. Pero look where you are today. You're right here in the presence of God. You know, and I'm really blessed na hanggang ngayon, palpable, when I say palpable, ramdam, evident pa din yung nangyari nung Redeem Camp. Sinong gustong mag-camp pa? Next week! Testimony upon testimony, breakthrough upon breakthrough, blessing upon blessing. Indeed, Redeem Camp was a success. Praise the Lord. But wait! There is more. But wait! There is more. When we talk about Jesus, there will always be more. Kung inaakala mo na sapat na yung nararanasan mo ngayon, ay kapatid, tapikin mo yung sarili mo. Hindi pa yan yung talagang ibinibigay ng Panginoon. Dahil may mas matindi pa na ibibigay at ipagkakalob ang Diyos sa ating lahat. Manatili ka lamang. And this is what we're praying. Actually, Pastor Joshua has been always mentioning this. Manatili yung apoy. And on that note, Pastor Joshua, I would like to everybody to invite you on this coming Thursday. RTP Live. Table Talk. 6 p.m. Facebook page. Utopia 316 or Calvary Temple. Ayan oh. Ang pogi nung naka-green dun oh. How to maintain the fire. Because you may be on fire today. Pwede bukas wala na. Pero ayaw natin yon. Dapat patuloy tayong mag-aapoy para sa ating Panginoon. And for us to better understand that, come on, tune in na tayo. Live, July 25, 6 p.m., Season 4 ng Table Talk. And you know,
Apan, grabe, grabe talaga nangungusap. Of course, ang ating head, ang ating youth pastor, Pastor Joshua, ang banal na spirito, na talagang ito yung itatopic natin kasi napaka-essential. And one thing that I learned in my study, sa pag-aaral ko, ang Holy Spirit napaka-intentional. When I say, the Holy Spirit is intentional, talagang meron siyang gustong ihatid para sa atin. Especially the Word. Marahil yung mga characters na napag-aaralan natin, eh, paulit-ulit nyo lang nabasa sa Biblia. Pero kapatid, kapag sineryoso mo, sigurado may hatid na magandang mensahe siya sa'yo. Dahil ang salita ng Panginoon ay buhay. The Word is alive. The Word is active. And we've been learning about the stories of people, heroes of faith, na meron, of course, heroes of faith, na may unfailing faith. We are, actually, second part, this second month, no, na pag-aralan natin, the believers, yan, the heroes of faith, the believers with unfailing faith. Natatanda nyo pa ang kwento ni Gideon. Amen. The Gideon thought, no, iniisip niya that he was the least among the least. Least of the tribes, tapos sa pamilya niya, least pa din. But we've learned that that didn't matter. What mattered? Gideon obeyed. May takot pa eh. Naninigurado pa eh. Pero ang maganda kay Gideon, sumunod siya. Amen. And even to David, last Saturday, na ituro sa atin ito ni Pastor Joshua, the unfailing faith of David. David, we knew that he is confident not from himself, but he is confident because he knew that God was with him. Alam niyo yung tapang na meron ang isang Kristiyano, para sa iba, mukha siyang kayabangan. Pero yun yung totoong katapangan. Kasi alam mo, ang Panginoon, hindi ka bibiguin. Amen? Hallelujah. And today, we're so blessed that we will study the life of King Jehoshaphat. Wow. Jehoshaphat. Sinong may alam ng storya ni King Jehoshaphat? Amen. Actually, last year, if I'm not mistaken, or early this year, pinag-aralan natin yan. Pero brief lang. Allow me, again, to read this opening verse. Dito pa lang, actually, magkakaroon na kayo ng glimpse, magkakaroon na kayo ng pagtingin, magkakaroon na kayo ng idea what we are going to talk about today. Ayan, let me start off in reading 2 Chronicles chapter 20, verse 22. Actually, climax na yan eh. Pero mas magandang hatid ng ating Panginoon. Stay tuned, sabi nga ni Ate Jaira kanina. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah. And they were defeated. Doon pa lang, magkakaroon na tayo ng idea, gaya ng sinabi ko kanina, there is power when you choose to praise God. There is power when you choose to worship God. There is power when you choose to sing the goodness of the Lord. Your enemies will surely be defeated. Pero hindi pa yan. Hindi pa yan. Climax nga yan. Pero let us learn today kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit umabot sa ganito? Para mas ma-appreciate natin. But before that, can I just invite everybody to pray? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, let's just thank God. Whew. We bless you. We bless you, Lord. We honor you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakatong ibinigay niyo po sa aming lahat na nandito ngayon, Panginoon, para tanggapin ang napakasarap na salita na galing po sa inyo, Panginoon. Lord, indeed, we are receiving this truth today, Lord, that your word is alive, your word is active, O Lord, and marami po kayong katatagpuin ngayong hapong ito, Panginoon. We thank you, Holy Spirit. We pray that you give us wisdom, understanding, to grasp, to fully grasp and embrace your word. Thank you, God. We give you all the glory.
We give you all the honor. We give you all the highest praises. In Jesus' name we pray. Everybody say. Mayina. Everybody say. Yes, amen. You will understand that kung bakit dapat malakas later on. Yeah. So before we dig deep sa storya ni Jehoshaphat, let me establish the premise of the life of King Jehoshaphat. King Jehoshaphat was one of the good kings. Actually, ang nangyari sa Israel, dahil sa kagagawan ni Solomon, he broke the covenant with the Lord. Ito, mabilisan lang to para mas maintindihan natin. Na-break ang covenant, ang promise, na ang kasunduan ni Solomon, between Solomon and the Lord, ang nangyari, nahati ang Israel. Merong northern tribes, ang Israel, at ang Judah. Ang Judah, nandun din ang tribo ni Simeon. But then, ang tribo ni Simeon, kakaunti lang. So, they belong now to the tribe of Judah. So, King Jehoshaphat was one of the few good kings of Judah. Good, meaning to say, kapag sinabing mabuti ka, sumusunod ka sa Panginoon. Amen. Ang nangyari, dahil inspired si Jehoshaphat sa kanyang ama, ang kanyang ama ay sumusunod din sa Diyos. Ginaya niya. In-emulate niya. Actually, committed. Sinabi sa 2 Chronicles, nasa chapter 17 yun, he committed his ways to the Lord. Actually, marami siyang mga sinirang mga Baal shrines, Asherah poles. Kasi nga, committed siya. Gaya nung ginawa ni Gideon. Dahil inutusan siya ng Lord, tanggalin niyo mga idols. Ganun din po ang ginawa ni King Jehoshaphat. And that's why, itong tignan niyo to, imagine this with me. And pakatandaan niyo yung sinasabi ko ngayon. Ang nangyari, dahil nga sumusunod siya sa Lord, he is obedient sa ating Panginoon, the Lord rewarded him. Tandaan niyo, YDC, sinabi ko na dito sa prayer meeting, once you decided to obey God wholeheartedly and willingly, asahan mo may reward. Because God is the great rewarder. Rereward siya ng Panginoon. Marami siyang naging kawal. He has so many warriors. Na fortify yung Judah. Meaning fortify, kapag pinag-usapan ng fortify, na protektahan. Ibig sabihin, maganda yung wall. Maraming nagbabantay. Marami din siyang treasure. Kasi nga, pinagpala siya ng Panginoon. Because of his obedience. So naintindihan natin. Am I able to establish the premise of King Jehoshaphat? Naintindihan. Let's start now. Then one day, isang araw, may lalapit kay King Jehoshaphat. Mga tao niya, tumatakbo. Sinabi nila, nag-report sila, King, there are vast armies trying to invade us. May tatlong naglalakihang mga nasyon, overwhelming nations, na gustong i-invade ang Judah. Ganon ang sitwasyon. These three, yung nabasa natin kanina sa 2 Chronicles 20 to 22, these three nations, yung Ammon, Moab, and Mount Seir. Mga tao nila, Ammonites, Moabites, and Meunites. Mga kalaban. And upon, sige, ano natin to, 2 Chronicles 20:1 to 4. Di binalita sa kanya, kung ikaw si King Jehoshaphat, at babalita sa iyo na may mga naglalakihang problema, may mga naglalakihang mga army na gustong lusubin at i-destroy ang Judah, kung saan ka nakatira at kung saan ka namumuno, anong mararamdaman nyo? What do you think you will feel if you are in the place of Jehoshaphat? What? Takot. Takot. Tama si Ate Nice. Sinabi sa verse 3, alarmed. But wait! Sandali lang. Si King Jehoshaphat, alarmed. Natakot.
nabigla, nabahala. Eh, di ba, Kuya AJ, sinasabi mo pa lang kanina, established na siya. Sinasabi mo pa lang kanina, pinagpala siya ng Lord, prinotektahan niya yung Judah. At nakalimutan ko rin sabihin, because he obeyed God, of all the surrounding nations na katabi at nakapalibot sa Judah, may takot sa kanila na mag-declare ng war sa Judah. Dahil alam nila, sigurado silang talo. Ganoon ang sitwasyon ni Jehoshaphat. Ganoon. Pero bakit, Kuya, bakit siya na-alarma? Bakit siya may takot? Eh, alam naman niya, marami siyang sundalo. Kaya niyang lumaban. Pinagpala nga siya eh. Bakit kaya? When I am meditating this word, the Lord pointed out this to me. The very reason why Jehoshaphat feared. Kung bakit na-alarma, natakot si Jehoshaphat. Kasi sa isip at puso ni Jehoshaphat, walang kwenta yung mga blessing, yung pag-fortify niya sa Judah, yung mga libo-libong kawal niya, kung wala ang Panginoon sa side niya. Kahit marami pa siya, walang kwenta yon kung wala ang Panginoon sa kanya. Marahil siguro, dahil nga nung nasabi ko yung mga na-establish na mga blessing ni Jehoshaphat, pwede niyang sabihin dun sa mga tatlong nagre-report, chill, don't worry, I got this. Pwede niyang sabihin yun. Kasi nga, kung titignan natin, in reality, in the physical realm, he's able. Able siya. Capable siya. Kasi nga, marami siyang mga blessing. Pwede niyang sabihin yun. How can we apply it today? Paano natin ma-apply yung ganong klaseng response? Hindi, Kuya, kaya ko yan. Nakapag-surrender na ako nung camp eh. Kayang-kaya ko yan, Kuya. Iniyak ko na nga yan sa camp eh. Chill-chill na lang yan, Kuya. You know, I'm gonna tell you today, listen very carefully. The moment that you boast about your yesterday's victory is the start of your downfall. Dun sa pagkakataon na ipinagmalaki mo yung mga pagkapanalo mo kahapon, yun yung umpisa ng pagkakasira mo. Remember, David, huwag na tayong lumayo. Pinag-usapan lang natin sa last time. David, he came from an overwhelming victory. Pumasok yung victory sa utak niya. He chose to stay sa kaharian na dapat lalaban pa siya. Pero sabi niya, siguro sa sarili niya, okay na, napanalo ko na yun eh. And when he chose to stay, dumating yung temptation kay Bathsheba. Yun yung, hindi kuya, chill, kaya ko to. The moment, yun, that time na sinabi mo na kaya ko na to, it's like saying, Lord, hindi kita talaga kailangan. Real talk. Because, you know, this is what the world would want you to have in your mindset. Diba sa mundo, kakwentuhan ko yung asawa ko kagabi, sa mundo, the more na mas tumatagal ka, the more na mas naaalam mo yung bagay, the more na mas dapat nagiging independent ka. Kaya nga ang dami ngayon, DIY. Pansinin niyo yun. May epekto yan. Ang dami ngayon, kayang-kaya mong gawing mag-isa. Pero kapag imemeditate mo yan, pwedeng maapektuhan kung paanong pagtingin mo sa Panginoon. But the truth remains, based sa word ng Panginoon, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na mas nakikilala mo ang Panginoon, the more na mas lalo ka dapat nagiging dependent sa Kanya. Kasi alam mo na hindi mo kayang mag-isa. And ito ang ginawa ni Jehoshaphat. Sabi niya, alarm, Jehoshaphat,
resolve to inquire of the Lord, which brings us to us to our first point. Can you please show it? Jehoshaphat inquired about his situation first to the Lord. Hindi niya sinabing, hindi, siguro i-consider muna natin ito. Marami naman akong ganito. Kaya natin to. Hindi. Una siyang lumapit sa Panginoon because he believed, apart from the Lord, he is nothing. That is the truth. Sa isang genuine na Kristiyano, tinatayuan yung ganong klaseng prinsipyo na kung wala ang Panginoon, hindi niya kaya. That's why he inquired about this situation first to the Lord. And not only that, hindi lang yun. Actually, bilang siya yung leader, tignan yung 4 and in 3, alarmed, natakot, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord. Nagtanong siya sa Lord. And then he proclaimed a fast for all Judah. Ibig sabihin, dapat hindi lang ako. Dapat lahat kami mag-i-inquire sa Lord. Lalapit sa Lord. The people of Judah, this is the beauty of submission to the leader. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek Him. Ang ganda nun, no? Widespread. Hindi lang yung iilan. Hindi lang yung grupong ito. Lahat. Kasi alam nila, kung wala ang Panginoon, hindi nila kaya. Same thing with us. Hindi pwedeng sabihin natin, kaya ko na. Kasi nakapag-camp na ako eh. Victorious na ako dun eh. Hindi. Araw-araw, kailangan nasa mindset natin, paggising pa lang natin sa umaga, kailangan na natin ang Panginoon. Kasi kung wala ang Diyos, hindi natin kaya. Alam nyo, lagi kong panalangin yun eh. Nadarating ako sa punto, nakapagigising ako, bago pa ako makahinga, maisip ko na, Lord, ikaw muna. Because you are more than the air that I am breathing. You are more than the blood that is flowing through my veins. Pero anong nangyayari sa atin pag minsan, kagising natin, ano yung unang dala natin? Ano yung unang tinitignan natin? Kayo lang po yung makakasagot doon. Hindi na ako makikichismis. Pero I pray na talagang paggising pa lang natin at the start of the morning, we get to realize the very need that we have for Jesus. Gaya nung kinanta natin kanina, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you. Tomorrow? Next year? Kapag may problema na lang ako, Lord? Now, kasi may problema ka man o wala, tandaan mo, kailangan mo pa rin ang Diyos. Thank you, Lord. There's this very wonderful prayer, sinabi niya sa 2 Chronicles, so di kasi nag-declare siya ng fast. Widespread, sa buong Judah, na sumunod sila, lahat sila nag-fast, lahat sila nag-pray. And Jehoshaphat led these people, his whole tribe, to pray. Sinabi sa 2 Chronicles 20:12, sabi niya, our God. Sabi niya, nagsusumbong siya sa Panginoon. Will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. Alam niya, sa realidad, hindi nila kaya. This is a very powerful statement. We do not know what to do, but our eyes are on you. Remember this. Hindi lagi alam mo yung kaya mong gawin. Hindi lagi alam mo yung dapat mong gawin. But our eyes are fixed on you. You know, dito nakita natin, there is the presence of fear. May takot. Pero you can do something about it. When you are in fear, you can turn to God. Amen. There's this young boy na he's playing in a sandbox. Alam niyo yung sandbox? Yung parang puno ng sand, the box. Ano ba yan? Ano mong pakaka-explain naman nun, kuya? Yun nga, puno ng sand. So, sino dito yung mga generation na, ay, alanta ng generation kayo, naranasan nyo ba yung daan nyo, buhangin? Tas, oy, Grace, naranasan. Kasing edad.
Yung gagawa kayo ng mga daan, dun sa mga buhangin, tas magpapa-flow kayo ng tubig. Hindi nyo alam yun eh. Siyempre, sementado na yung mga daan nyo eh. Hindi nyo na-joke lang. So, ganun nga yung sitwasyon. May sandbox. Itong malit na batang ito, he was creating a road. Kaso may problema. Sa gitna, merong isang malaking bato na nagbablock dun sa gagawin niyang road. So, hindi niya matuloy-tuloy. So, he resolved to think, ah, sige, meron akong shovel, bubungkalin ko. So, binungkal niya. Wala pa rin nangyayari. So, napagod na siya doon, no? Ah, hindi. So, kung di effective yung shovel, gagawin ko, uupo ako, sasandal ako doon sa isang edge ng sandbox, sisipain ko. Kaso, dahil maliit siya, hindi umaabot yung paa niya doon sa bato. Kaya wala pa rin. So, nag-move siya niyan para umabot yung paa. Kaso walang puwersa. Kasi nga bata. So, nung pinupush niya, gumaganyan lang yung bato. Bumabalik pa din. So, bumalik siya. Nag-shovel na naman. Pagod na to, ha. Nag-shovel na naman. Binungkal-bungkal na naman. Kaso malalim. Wala pa din nangyayari. Hanggang sa punto na doon sa frustrated na siya, galit na siya kasi pagod na siya, pawis na siya, nadumihan na siya, natamaan yung maliit niyang kamay doon sa bato. Aray! Ouch! Not knowing, the father was watching him across that sandbox. Lumabas yung tatay. Oh, what happened? Papa, trinay ko lahat. I've tried everything, but I cannot move the rock. Sabi ng tatay, no, you didn't try everything. I tried everything. Kwento niya, iyak siya ng iyak. Tinulak ko yung bato. Binungkal ko yung bato. Wala pa din. Wala talaga. Hindi ko talaga siya kaya. No, son, you haven't given your all strength. Hindi pa. Pagod na nga ako eh. Wala na nga akong lakas eh. No. Sabi nung tatay, hindi mo tinawag yung pangalan ko para tulungan kita. And then, what he showed to the kid, kinuha niya yung bato, tinabi niya. Hindi ba ganun tayo? Lord, diyan ka muna. I got this. Lord, malit lang to. Kaya ko to. Diyan ka muna. I got this. Not knowing, dun sa mga ganong pag-uugali natin, pumapasok na yung mga kompromiso. Kaya hanggang ngayon, bigat na bigat ka, ginawa mo ang lahat sa paraan mo. Bakit? Ginawa mo sa sarili mo. Hindi ka humingi ng tulong. Maybe some of you right here today, nag-camp ka na, pero nandun ka pa din. Nakatangan ka pa rin. You know, I'm asking the Lord, Lord, I want to be intentional with the YDC today, with the youth today. Dinirect niya ako. Sabi kay King Jehoshaphat, there are 3 vast armies. Meunites, Ammonites, and Moabites. You know, the modern day Meunites, Ammonites, Moabites that we are facing today and trying to destroy us. Homosexuality, identity crisis, masturbation, pornography, secret relationship. They are there. Nandyan ang mga yan. Ready to attack you. At kung hindi ka hihingi ng tulong, at kung sasabihin mo, I got this, hindi mo mararanasan yung mararanasan ni Jehoshaphat na pag-uusapan natin ngayon. The Lord is waiting for you. Just like the Father, hindi mo naman kasi ako tinawag eh. Alam nyo, yung bata, bago pa niya pagsipasipain yun, kung tinawag niya lang yung ama, simple. Pa, hindi ko to kaya. Kailangan kita. Lord, hindi ko to kaya.
Pagod na ako, Lord. Kailangan kita. Kaya napaka-powerful ng song, ng pre-worship song natin. You're declaring to the Lord, oh God, my God, my God, personal, my Father, my Lord, my Savior, I need you now. And ang maganda sa Lord, never kanyang ipapahiya. That is the beauty of having our Lord in our hearts. Kaso, kailan tayo hihingi ng tulong? Baka tinatry pa rin natin kaya nung bata. Well, anyway, how can we ask for help? Sinabi sa Hebrews 12:2. By looking unto Jesus. Paano? Paano yung first step na ginawa ni Jehoshaphat? Napakatinding problema. May takot. Oo. But they chose to look unto God. Kaya sinabi niya ng writer ng Hebrews, we are not sure of who this is. Maybe it's Paul. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Alam niyo, kapag tumitingin kayo sa Panginoon, hindi ibig sabihin tatanggalin yung mga problema. Do not get that kind of wrong mindset. When you look unto Jesus, it doesn't mean your problems will disappear. Ano si Jesus? Genie? Tingin nyo, genie si Lord? Lord, tanggalin mo to, tanggalin mo yan. Ganon? It doesn't work that way. You know Paul, the apostle of grace? May personal revelation kay Lord Jesus? Meron siyang thorn in the flesh. 3 times, sinabi sa word, bleed. Lord, please, 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 tanggalin mo to. Pero hindi natanggal. Hindi natanggal. Pero dun sa hindi pagkakatanggal na yon, dun mga thorns in the flesh, he was able to realize na kahit nandoon, na-realize niya that the grace of the Lord is sufficient. His power, God's power, is made perfect in your weakness. I'm gonna tell you, even sa mga lalaki na nandito ngayon, say amen. Hindi po kahinaan o kawalan kapag sinasabi mong hindi ko na kaya. Tamo magtapang-tapangan. Tama masyadong paratut. Kasi tamo agyu kung alayeng Ginoo. Tandaan nyo rin, boys, you are going to be men. You are going to lead your family. You are going to be your spiritual, you are going to be the spiritual leader of your family. Sa edad nyo pa lang, dapat prepare mo na yung puso mo, dapat mas lalo kang nagiging dependent sa Lord. Amen. Deal yan, ha? In line with that, meron tayong boys to men. Right. What? Anayin tayo kay Getse. Well, anyway, i-discuss ni Pastor Joshua in the coming days. Huwag kang mag-alala. Meron din ang ating mga kababaihan. Girls to ladies. Woo! Completo Ricardo. Praise God. Well, anyway, this is the point. You continue to look unto Jesus. But that doesn't mean hindi mawawala yung problema. Babalik ako dun sa punto ng yun. Hindi mawawala yung problema. When you look unto Jesus, ang nangyayari, it empowers you to face your problem. Hindi sila mawawala, pero ino-overcome mo sila dahil nakatingin ka sa ating Panginoon. When you look into Jesus, you are standing on every promise that He has made for you. Amen. Thank you, Lord. Whew. That's why whatever happens, continue to look unto Jesus. So okay na tayo sa mata. Okay na tayo sa pagtingin natin sa ating Panginoon. Then we will go to our second point. Second point, Jehoshaphat had an unfailing faith in God because Jehoshaphat listened intently to the voice of the Lord. Jehoshaphat listened intently.
Alam niyo ba, real talk, mas magaling tayo sa pagsasalita. Mag-agree kayo? Bagsak tayo sa listening. Ay, merong mga napapang, kasi totoo. Because, kaya nga sabi ni James, if I'm not mistaken, you have to be slow to speak, quick to listen. Kasi ang mga tao, mabilis magsalita. Pero mabagal sa pagdinig. And this is so good na dapat sa isang Kristiyano natututunan niya ang act of listening. Pakikinig sa ating Panginoon. Bakit ka makikinig? Bakit kailangan matutunan mo ang makinig sa Panginoon? Dahil sa realidad, maraming mga boses na maririnig ka. Boses ng katabi mo, maririnig mo yan. Boses ng sarili mo, boses ng demonyo, maririnig mo din. Pero paano mo ba madidistinguish kung boses, ang boses na naririnig mo ay ang boses ng Diyos? It takes discipline. It doesn't happen overnight. It takes relationship. Kaya nga, sinabi sa John 10, my sheep listens to me. Sheep to shepherd, there is a relationship. They know my voice. I know them and they follow me. Meaning to say, kapag hindi mo kilala ang Lord, hindi mo madidistinguish ang boses niya. Yun lang yun. Ganun lang yun kasimple. Huwag ka nang palito. Kasi ang relationship, ang sandata mo para makarinig ka sa boses ng ating Panginoon. You know what's beautiful about this? In Jeremiah 33:3, which is a very familiar verse, call to me, ani Lord, sinabi ni Lord, and I will answer you. Praise God. Sino dito tinawag yung kaibigan pero hindi siya sinagot? Yung kungwari nag-reading, no? Tapos isa silent. Maraming beses na yon. Pero si Lord, hindi yan nagsasilent. And I'm talking to also my wife. Actually, ang ganda ng share niya sa akin. Alam nyo, meron na ba kayong mga pagkakataon na sinasabi niya na si Lord? Ay parang, oh, kamusta na yung ano? Kamusta na yung prayer mo? Silent si Lord eh. Ngayon, ang share ng asawa ko na praise the Lord sa bagong revelation. Sinong may ganun dati? O kaya ngayon, silent si Lord eh. Kasi kung merong ganung pagkakataon si Lord dito sa New Covenant, it will contradict that statement. Call to me and maybe I will answer. Pwede yun kung silent si Lord. Hindi. Hindi maybe. I will answer you. Kasi ang Panginoon hindi kanya lilituhin. Tinanong ko niya, Holy Spirit, bakit po ba nangyayari yun? Bakit po ba naisip namin na silent si Lord? Dalawang bagay. Una, hindi ka talaga masyadong nakikinig. Pangalawa, ayaw mo yung sagot. Sumagot si Lord, pero hindi dun sa inaasahan mong pagsagot ng Lord. Kasi, hindi siya nakabatay dun sa gusto ng flesh. Kaya, sinasabi mo, silent si Lord, meron na, ayaw mo lang. Ayaw mo lang sumunod, meron na. Yung complete revelation ng word ng Lord, nandito na eh. Tapos sasabihin mo, silent si Lord. Hindi, meron na. Ayaw mo lang. We are always sure of this. When we call unto God, surely He will answer us. And when, you have to make sure, when we call unto Him, and when He answer, dapat tayo ay sumunod. Amen? Praise God. Let's go back to the story. Let's move forward with the story of Jehoshaphat. In 2 Chronicles 20, 14 to 19. Diba, nag-declare siya ng fast, si King Jehoshaphat. Balik tayo dun sa story. Nag-declare siya ng fast, nag-pray sila, Lord, hindi po namin to kaya. We need your help. And then, Jeremiah 33:3, yes,
They called, and the Lord answered. And this is the answer. Then the Spirit of the Lord came on Jehaziel, son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite, a descendant of Asaph, and he stood in the assembly. He said, listen. Listen, this is what the Lord says to you. Again, listen, makinig kayo. O take note of that. Si Jehoshaphat yung nag-pray. Si Jehoshaphat yung nag-pray. Siya'y humingi ng tulong. Hindi direktang dumating kay Jehoshaphat. Dumaan dun sa propeta named Jehaziel. And Pastor Manny was teaching us last Friday, you know, the Lord speaks in so many forms. Hindi ibig sabihin hindi galing sa'yo, hindi manggagaling sa'yo ang sagot ng ating Panginoon, hindi nasagot ng Panginoon yon. And we will see how Jehoshaphat honored this. Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, kayong lahat, makinig sa akin. Ganun siya ka-confident. Why? Because he's spirit-filled. The Spirit came upon Jehaziel. Kaya ganun yung confidence niya. Sinabi niya, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army. Napaka talagang hindi nagko-contradict ang word, connecta ang word from Genesis to Revelation. Ang first statement is the solution to the problem. Sinabi niya, do not be afraid or discouraged. Kasi in reality, Moabite, Meunite, at saka Amorite, hindi naman yun yung problema eh. Ang problema ng Judah at ni Jehoshaphat, yung takot. Kasi kapag sa buhay natin, kahit sa buhay natin, we are going to apply it today, kapag nawala yung takot, yung problema, hindi mo siya makikita ang problema, makikita mo siya blessing in disguise. Kaya nga sinabi ni Lord, eko tatakot. Do not be afraid, do not be discouraged because of this vast army. For the battle is not yours, but God's. Yung laban, on that statement, yung laban, hindi na sa inyo, sa akin na, kasi lumapit kayo sa akin. Ang gandang statement, but we will discuss it later on. Hold on to that statement. Huwag niyong bitawan kasi babalikan natin yan. Tomorrow, march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz. Talagang napaka-direct. Imagine niyo to ha. Direct to the point, full of details. Kaya kung hindi nakinig intently si Jehoshaphat, pwede siyang mawala. Kahit yung lugar, sinabi sa prayer, sa answered prayer. And you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Ang gandang pakinggan, no? Hindi mo na kailangan lumaban, sabi ng Panginoon. Pero, huwag niyong bitawan yon. Huwag niyong bibitawan yon. Take up your positions. Hindi ibig sabihin ni Lord na hindi mo na kailangan lumaban, dyan ka na lang. Kailangan mong i-take up yung position mo, sabi ni Lord sa kanya. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Pumunta ka doon, humarap ka doon, tumayo kayo, at makikita nyo na ililigtas kayo ng Diyos nyo. Ganon yung statement. Kung ikaw yung nasa lugar ni Jehoshaphat, may solusyon na agad. Judah and Jerusalem, again, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow. Hindi sinabi ng Lord, next week, in the next few days, next month, sige, harapin mo yan. Gusto lang sabihin ng Lord, kung may mga problema kayo, huwag niyong iwasan, harapin niyo na, ngayon na. At huwag kayong matatakot dahil kasama niyo ang Diyos. Amen. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out
and face them tomorrow, and the Lord will be with you. Ibig sabihin, gaya ng sinabi ko kanina, sa pagharap mo sa problema, kasama mo ang Diyos. And after that answer, tumawag si Jehoshaphat sa Lord, sumagot si Lord sa buhay ni Jehaziel. Jehoshaphat bowed down with his face to the ground. Nakita nilang answered prayer. And all the people of Judah and Jerusalem fell down in worship before the Lord. Amen? Ito yung maganda dito. Ito yung sinasabi ko kanina. Look at what the Levites had done in that situation. Nandito sila sa problema eh. Nandito sila sa konting-konti na lang mapapahamak na sila. Tumawag sila sa Diyos. Sumagot yung Diyos. Sumagot ang Diyos sa kanila. Then some Levites from the Kohathites and Korahites stood up, tumayo, and praised the Lord, the God of Israel, with a silent voice. With that, sumagot ang Lord. Ay, thank you, Lord. Lord, thank you. Hallelujah. Wala na yung mga kalaban yan. Bukas, wala na. Ooh, thank you. Ganun ba yung worship? Ay, thank you. They stood up. Ulitin ko lang. Kasi sinabi ng Bible yan. Praise the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Yapi na ba yan yung loud voice niyo? Parang kay Ate Nice, kulang pa, sige pa. Yep. When you worship the Lord, kapag nanggagaling talaga sa puso, you can't help but shout. Kapag sabi ko nga sa asawa, sabi ni Pastor Manny, wari kapag muha ka, kapag galit na galit ka, sinong nakaranas na galit na galit? Paano yung galit? Muha ko kaya ka. Peglock man mo ko. Nagsinungaling ka. Sabi mo, nakauwi ka na, pero hindi pa. Ganun ba? Hindi! Galit ako sa'yo! Bakit? Kasi nagsinungaling ka. Di ba ganun? Kasi nga, yung galit, nandito sa kaibuturan ng puso. Galit yun eh. Galit yun. But I'm talking here, worship. I'm talking about praise. Ganun lang ba? Hallelujah. Hallelujah. Hindi! Hallelujah! 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 One more. Hallelujah! Yep. Alam niyo sa pagsigaw niyo ng worship, natuturete ang mga demonyo. Ba, kailangan bigla nyo la rin. Minsan kasi mabigla la rin, bigla nyo la rin. Pero kempanga bigla yung karela, meta na la, mete na la, because you worship God with a loud voice. Ganun po ang susi. Pero praise God, Pastor Joshua, ang mga YDC, worshipper. Thank you, Lord. Eto pa. Hold on to your seat. Come on. Sinabi dun sa... Natatanda nyo yung sabi ko, huwag niyong bitawan. Sinabi ni Jezel, diba, huwag kayong matakot. Huwag kayong may discourage because of the vast army. For the battle is not yours. Hindi mo laban to sa Panginoon to. Alam nyo ba, makinig kayo. Huwag kayong bibitaw. Amen. Makinig kayo. Kahit sa boses lang. For the battle is not yours, but the Lord. May be true. Totoo yan sa Old Covenant. Pero, guys, may I remind you, wala ka na sa Old Covenant. Ang ini-enjoy natin ngayon,
ang ini-enjoy natin ngayon. Hindi na old covenant, better covenant, new covenant. ABS, M&M, are you ready? Sinabi dun sa yan kay King Jehoshaphat, the battle is not yours. It is the Lord in the old covenant. But I have better news today. In the new covenant, can you please show it? Uy, may pa-excitement pa. In! Hindi na laban ng Panginoon kasi nanalo na siya sa laban! Jesus has already won the battle! Hallelujah! You may be battling with depression, anxiety, sister, anxiety. Remind yourself of this. Mental illness, homosexuality. Remind yourself, if you're battling with those kind of Maonites, Ammonites, sabihin mo sa sarili mo, my Lord has won the battle! Kaya alam nyo, yung dala nyo, banner, para ipakita at pamukha kay Satanas, natalo ka na! Hallelujah! Ito pa yung magandang revelation para mas lalong sigurado ito. Pasok natin sa word ng Lord. John 19:30, when he had received the drink, Jesus said, tapos na. It's finished. Anak, tapos na yung laban. Pinanalo ko na para sa'yo. Tinanggap ko lahat para manalo, para ikaw manalo din. Siguro nandito ka na ang daming pagkakataon na sinisila ka ng kalaban, na dinideceive ka ng kalaban, pero hindi aksidenteng nandito ka ngayon. Irini-remind ng Lord, anak, tapos na. Kailangan mo lang bitawan mo, bigay mo sa akin kasi tinanggap ko ng lahat. It is finished. Tetelestai. Paid in full. Fully served. The battle is won. The work is complete. Alam niyo yung ginawa ni Lord nung sinabi niyang it is finished. John, Colossians 2:15. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. Wala na sila. Wala na silang panama. At hindi lang yon. He shamed them publicly. Ibig sabihin, si Satanas at yung kampo niya, ipinahiya niya. By his victory over them on the cross.
Kaya mga kapatid ko, miyaki bakit alangit na eh. Kasi victorious na na. Alang pailakuan. Walang maiiwan. And for us to get there, there's this call in 1 Timothy 6:12. You have to fight the good fight of faith. Hindi dahil gusto mong manalo, lalaban ka para manalo. Hindi. Panalo ka na, kaya lalaban ka. Marami tayong laban. Marami tayong laban. Pero tandaan mo, tandaan nyo, we are fighting again from victory. Dahil ipinigay na ng Lord ang victory sa atin. And last point. Last point. Nag-pray. May problema. May problema si Josaphat. Napakalaki. Nag-pray kay Lord. Sabi, Lord, hindi namin kaya. Sumagot si Lord. Sumagot si Lord sa panalangin. And then, third point, Jehoshaphat faced his enemies by praising the Lord. Second Chronicles 20:20-22, early in the morning, maaga, excited sila. They left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and people of Jerusalem. The Lord is speaking to us right now as well. The Holy Spirit is speaking to us right now. Listen to me," sabi ng Holy Spirit. "Have faith in the Lord, your God, and you will be upheld. Have faith in His prophets, and you will be successful." After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out to the head of the army. Ang inappoint niya, hindi mga sundalo. Ang ginawa niyang front line, hindi mga sundalo na magaling sa pagkikipaglaban, na pagkikipagbuno. Ang hinarap niya, mga taong nagpupuri sa Panginoon. Saying, eto lang, napakasimple. Give thanks to the Lord, for His love endures forever. Ulitin natin. Give thanks to the Lord, for His love. Natatandaan yung loud voice? Once again, give thanks to the Lord. And as they began to sing and they began to praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir who were invading Judah. Gaya ng opening verse, and they were defeated. Natahalo. Before we will sing this song, sige, can I invite everybody to stand? I heard a story of a worship leader, of an anointed worship leader, international to it. Sabi niya, he was homeless before. Homeless siya. And one night, that they are going to be evicted. Mapapaalis sila sa bahay nila. Silang dalawang mag-ina. Papalisin sila sa bahay. Isang gabi yun. Nung nasa kwarto siya, naririnig niya yung nanay niya umiiyak. Inisip niya, siguro bigat na si mama sa problema kasi nga mawawalan sila ng bahay. Aalis sila doon, wala silang mapupuntahan. Sakto niyan, dahil nga palakas ng palakas yung iyak ng nanay niya, sakto nakabukas yung pintuan ng nanay niya. Siyempre, bilang anak ka, ikaw lang kasama sa bahay,
gusto mong kamustahin yung nanay mo dahil narinig mo umiiyak siya. Pagkabukas nung pinto, yung ina-expect niyang iyak, hindi yung nakita niya. Umiiyak yung nanay niya, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi alam niya, alam ng nanay niya, nagpapasalamat na siya sa Lord kasi alam ng nanay niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Alam niyo ba, maybe you're under attack right now. Sabihin ko sa inyo, magpasalamat na kayo kasi panalo na kayo. Today, we will make a gesture. Sabi sa kanta, this is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Not by weapon of the armies, not by gun, not by javelin, not by sword, but by praising the name of the Lord Jesus Christ. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood that shed for me. This is how I fight my battle. Hallelujah. Once again. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemies. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. Here we go. We will declare. And I believe you will come. And I will lift my song and praise for what you've done. Why do you see God? This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. Shout out sa mga worship leaders kagabi. Actually, itong ministry song na to. Sinabi sa kanta, it may look like I'm surrounded. Hindi lang actually mukha kang surrounded. Hindi parang surrounded ka. But in reality and in truth, you are surrounded. In the spiritual realm, nakikita ng mga demonyo kapag you're praising the Lord. You're honoring God. You are covered by the most precious blood of Jesus. There are angels surrounding you. And not only that, the best promise and the best truth dito, may tugo ka ng Panginoon. May mga anghel ka na kasama. Kasama mo ang Diyos sa laban. That's why we will declare this today. It goes like this. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Come on, declare it. Hallelujah! Oh, we declare. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded. Surrounded by
Pastor Nico AJ, kanina yung verse na give thanks to the Lord for His love endures forever. There was just this one thing na binigay siya sa puso, and tapos na yung youth camp. Merong mga nag-fail na, merong mga nakapag-compromise na, merong yung sinasabi ni Kuya AJ kanina, there's this vast armies that is trying to attack you. Andiyan yung depression, andiyan yung anxiety, andiyan yung feeling mo na left out ka, andiyan yung addiction, andiyan yung pride, andiyan yung feeling mo hindi ka mahal, andiyan yung gusto mo lang mag-give up ulit after all. And gusto lang sabihin ng Panginoon na gusto kanyang palayain ngayon. So I'm gonna ask each and everyone to please close your eyes as a sign of surrender. Kung meron man po sa inyo na gustong makalaya na sa homosexuality, na gustong makalaya na sa pride, na gustong makalaya na dun sa anxiety, dun sa depression, I'm gonna ask you to please raise your hands. Sige, walang nakakakita, walang nakamulat yung mata. Sa lahat ng mga gustong makalaya ngayong hapon na to, sa lahat ng pagod ng lumaban mag-isa, pati dun sa mga pasukuna, I want you guys to please raise your hands so that we can pray for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Papa, kung baba po kami, Ama. Lord, kasama ng mga kapatid ko na nakataas ang kamay ngayong oras na to. Lord, meron sa mga to, pagod na, Panginoon, na lumaban mag-isa. Lord, meron sa mga to, Panginoon, Lord, he is or she is fighting that spirit of homosexuality, pero hindi siya mananalo, Panginoon. Lord, meron sa mga to, Panginoon, na gusto nang bitawan yung dati niyang buhay pero nahihirapan po siya, Panginoon. Lord, right now, as an act of surrender, nakataas ang kanilang mga kamay. Panginoon, binibitawan po namin lahat sa inyo. Lord, sinusuko po namin lahat sa inyo, Panginoon. Lord, sa mga taong nakararanas ng anxieties, ng panic attacks, Panginoon, ng depression, Lord, even these things, Panginoon, napagtagumpayan mo na. Kaya ngayong oras na to, Ama, Lord, we are surrendering everything to you, God. Lord, maging ang buhay na meron po kami ngayon, Panginoon. Lord, binibigay po namin sa inyo. Lord, na itong buhay na to, magamit lamang, Panginoon, para maging buhay na papuri sa inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, for I know today meron ka ng mga pinalaya, Ama. Lord, meron na nakaranas ng kapahingahan, Panginoon. Meron na kasumpong ng tunay na identity sa inyo, Panginoon. Lord, meron na puno ng kagalakan sa kanilang mga puso. Maraming salamat, Ama. And Lord, ang gagawin lang po namin hanggang sa araw na dumating ka, pupurihin lang namin ang inyong pangalan, Panginoon. Lord, nabubuhay po kami para magpuri sa inyong pangalan, Ama. Hallelujah. Lord, I pray to each and every one of us today na hindi po namin sasayangin ang buhay na ipinahiram niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Lord, kung paano po kami mag-isip, tumingin, Panginoon, magsalita, maging ang tinitibok ng puso po namin ang inihiling ko, Ama. Maging mabangong samyo sa inyong harapan, Panginoon. Bilang mga papuri po namin sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng hapon na to, Panginoon. Salamat sa kalayaan na pinaranas mo. Salamat sa pagmamahal po ninyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen and amen. Hallelujah. Magpatuloy po tayo sa ating pagpupuri sa Diyos habang inihintay natin yung turn po natin sa pagkuha ng communion. Let's worship the Lord. Hallelujah. And I hope
I-apply po natin yung natutunan natin. When we worship God, we will worship Him with a loud voice. Amen. YDC, we will worship Him with a loud voice. Amen ba doon? Hallelujah. Let's worship the Lord.